Ito ang Filipino horror slasher movie na gumaya daw sa movie na Scream. Isang grupo ng magkakaibigang estudyante ang nagpunta sa gitna ng bundok para gumawa ng assignment nila. Pero habang nandun sila, merong aatake sa kanila na isa-isa silang babawian ng buhay. Dulo, isa sa kanila ang maswerteng nakaligtas at dito na nga mag-iimbestiga ang mga pulis sa nangyaring krimen. Ang mga nangyari sa kanila ay mabilis na kumalat sa school nila kaya naman yung iba pang mga estudyante ay natakot doon sa nangyari. Pero mas lalala pa ang takot nila nang sa school nila mismo, maraming estudyante ang binabawian ng buhay. Kaya naman, dito na nga a-action ng mga pulis para hanapin yung serial na gumagawa nito. Habang ang ilang estudyante ay ginagawa lahat para malaman kung sino nga ba yung gumagawa ng krimen. At ang ilan sa kanila ay gagawin lahat para makaligtas sila. Title ng movie, Sumigaw Ka Hanggang Gusto Mo, 1999. Bagay na bagay sa movie na to yung title niya kasi literal na yung mga characters dito, sigaw lang ng sigaw hanggang gusto nila. Tipong 80% yung sigawan tapos 20% lang yung horror. Kahit luma na to, lately ko lang to napanood at nagulat ako na meron pala tayong ganitong movie sa Pilipinas. Kasi hindi naman uso yung mga slasher films sa atin and mostly mga horror movies natin, mga multo-multo, mga aswang-aswang. Tulad ng sinabi ko sa opening, may mga nagsasabing itong movie daw na to, ginaya niya yung style ng movie na Scream or yung mga I Know What You Did Last Summer kind of movies. Pero hindi na rin naman nakakagulat yon kasi nung time na nilabas to, ayun naman na talaga yung mga usong movies. Sa sobrang tagal na ng movie na to, meron pang buhok si Polo Ravales tsaka si Ryan Eigelman. Parang papunta na nga din ako dun eh. Ayun nila yung Scream dito, in a way na gumamit sila ng mga familiar actors doon sa opening katulad ng ginawa sa Scream doon kay Drew Barrymore. Pero dito, pinakita nila sila Joyce Jimenez, Juan Migbondoc, Dino Guevara na since kilala sila, alam mong sila na yung bida pero hindi pa pala kasi babawian sila agad ng buhay sa opening pa lang. Yung nangyari din sa din nila dito, naalala ko yung nangyari sa may principal doon sa may Scream. Yung isa sa mga pinaka-unpredictable na nangyari dito na natatawa ko, yung na-corner si Asunta doon sa may balcony. Nabihan kasi siya dito na Eric Kiso na pwede kang tumakbo pero hindi ka pwedeng makapagtago. And alam mo ba kung ano yung ginawa ni Asunta? Hulaan mo. Abay, tumalon siya! Kahit ako, nagulat ako, naisip ko na sa bagay, wala naman yung sa binigay niyang option eh. Parang ginaya din nila yung sa garage door scene sa may Scream doon sa nangyari sa teacher dito. Binawian siya ng buhay matapos siyang maipit doon sa may bintana habang tumatakas siya. And isa to sa mga pinakakinaiinisan kong scene eh. Kasi isipin mo, nasa labas ka ng building, tapos may binato mula doon sa bintana, sa loob ng building, papunta sa labas, and syempre, nasa labas ka na, so anong gagawin mo? Diba tatakbo ka na palabas? Pero itong teacher na to, imbes na lumayo siya, pumasok pa siya doon sa loob ng building kung saan siya nahuli and natrap sa may bintana. Sa labas ka na, pumasok ka pa, naabutan ka tuloy. So syempre, may mga nagustuhan din naman ako katulad ng pag-misdirection nila sa mga audience kung sino nga ba yung tunay na blank-blank. Lagay sila ng mga weird movements and actions doon sa iba't ibang character para maisip natin na sila yung tunay na serial. Bobby Andrews ba, yung janitor, si Ryan Eigelman, or si Juan Mig, at kung sino-sino pa. Andito din pala si Rufo May and honestly speaking, yung sina ina-atake siya ay yung pinaka-favorite ko dito eh. Si very Scream-like siya na mayroong pinaghalong horror and comedy na tipong hindi napapansin ng mga magulang niyang nanonood ng TV na hinahatak na pala siya somewhere. Yung movie na to, honestly speaking, feeling ko dapat nakakatakot and nakakagulat siya pero habang pinapanood ko siya, na-confuse and natawa lang ako. Hindi lang to dahil ito yung horror that time pero hindi talaga sila nakasabay sa ganitong approach ng kind of movie na meron sila mga kasabayan na mas maganda pa. Sa rin sa napansin ko, na tuwing pinapakita yung magkakaibigan dito, lagi silang magkakasama or literal na dikit-dikit sa isang lugar. I mean, maganda sana yon kasi horror movie to and mas maganda sana kung magkakasama kayo. Pero tuwing meron ng babawian ng buhay, lagi silang hindi na magkakasama. For a slasher film, wala din ako masyadong nakitang dugo dito. Pero nagustuhan ko naman yung way nila ng pambabawi ng buhay nila dito na medyo creative naman, like merong pinutulan ng kamay, tinulak sa bangin, at iba pa. Siguro ako hindi masyadong natakot dito kasi yung look ng serial nila dito na parang nakapanghapon or raincoat lang ata something. Hindi ko din masyadong nagustuhan yung cinematography ng mga scenes, lalo na yung mga intense scenes kasi sobrang layo nung camera. Tipong kitang-kita mo na lahat ng nangyayari na, I think personal opinion ko, nakakawala siya ng takot pag mas lalong nakikita mo lahat. Siguro ginawa nila to for less editing, pero the more kasi na pinapanood mo from afar yung nangyayari, mas less kang nai-immerse as an audience. Kami ding dull moments dito and boring plotlines na hindi naman din nila in-explore na sana tinanggal na lang nila para mas umiksi yung movie. Sobrang dami kasi ata ng characters nila, pati yung mismong movie, nalito na kung kanino magfo-focus. Dahil hindi na de-develop yung mga characters, parang hindi ka naman magro-root sa kanilang makasurvive sila, so ayun.
Mas nag-focus na lang sila doon sa magkakaibigan and sa school mismo para lang mas madaling sundan yung story. Siguro yung ilan sa mga tumatak sa akin dito ay yung twist kanila Eric and Carmina na tipong mas maganda sana kung mas nailatag ng maayos yung story. Kasi sobrang dami nilang characters dito na sana mas na-develop nila ng maayos, mas naglagay sila ng clues and breadcrumbs sa mga nangyari sa kanila before, katulad nung kanila Carmina and Eric dito sa buong movie, baka mas maganda sana. Ganda rin sana yung location and premise, pero ayun nga, hindi lang talaga nila in-explore. Bukan din nila to ng comedy na parang hindi nila alam kung ano yung ginagawa nila. Multo ba? Action, thriller, slasher film, comedy, lahat gusto nilang ipasok eh. Ayun yung feeling kong nakasira talaga ng flow ng film. Kumbaga, they have the right ingredients na gumawa ng isang pagkain, pero hindi sila marunong magluto. Copy ata to online, I'm not sure, search na lang yung title. Kaya ng title na to, sumigaw ka hanggang gusto mo, and ang torta rating ko ay 3 out of 10. As to the stars and buy candy bars.